Andrea Brillantes. Tinanggal na po siya bilang tagapag-endorso ng isang shop o parlor. Huwag niyo kami i-compare ni Kitty. Marami kaming differences. Jackie Pangilinan na nagsabi na hindi daw po niya ever Guys, paalala lang for disclaimer, this is a reaction video. Pakinggan po natin si Ate Cristy Fermin. Alam mo, lahat ng sinasabi niya ay totoo at tugma-tugma. Correct nga naman siya. Kasi, alam mo, dapat yung mga umaakyat ng intablado sa mga pagpupolitika, dapat diretso lang ang tingin. Kung ano ang plataforma, dapat yun ang sasabihin. Huwag hahaluan ng below the belt. Kasi, syempre, for example, kagaya ng sinasabi ni Ate Cristy Fermin na si Andrea Brillantes, maraming inaaway, maraming sinasabi. So, para sa akin, totoo lahat. Pakinggan nyo, lalong-lalo na yung mga artista, pakinggan nyo po itong programa na to, Showbiz na. Kasi marami kayong mapupulutan na mga magandang ginintuan na paalala. Kasi lalong-lalo na yung mga bata. Alam mo, nanghihinayang din ako kay Kim Chu. Kasi Bisaya siya. At hindi lang, syempre for disclaimer, okay guys, iaano ko muna ng disclaimer. I-disclaimer ko kasi ayoko nang may maapakan at masasaktan. So anyway, pagdating kay Kim Chu, dapat hindi siya nakikisaw-saw sa mga ganung temang paraan na mga sinasabi. Kasi si Kim Chu, hindi naman yan galing sa mayaman. Galing sa hirap yan. At swerte niya na iretoki ang mukha niya. Swerte niya na gumanda siya, yumaman. Pero dapat hindi siya nakikisali sa mga ganyan sawsawan. Alam mo, kasi masakit din yung mga sinabi niya. Lalong-lalo na lahat ng sinabi niya, kakainin niya. Kasi nga, nanalo si BBM, diba? So sana may nag-advise sa mga kabataan na huwag padalos-dalos magsalita. At saka Ate Cristy Fermin, dapat pinangaralan mo yung mga kabataan. At kung hindi ka man pakinggan, at least nasabi mo. Dapat ganun. Kasi ikaw yung may utak. Kumbaga, kagaya ng sabi ni Andrea Brillantes, nasan yung utak mo? Nasa kay Ate Cristy Fermin. Araw-araw, nagbibigay-pugay siya sa lahat ng Pilipino. Hindi lang yung nagsusuporta sa mga artista, hindi lang sa mga kapwa artista niya, kundi pati na sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na tayong mga nakatira sa ibang bansa. Totoo nga naman yung sinasabi ni Ate Cristy Fermin. Guys, panoorin niyo po itong programa na to, Showbiz na. Ang ganda ng mga sinasabi nila. Kahit sila, iba-iba ang pananaw nila sa politika, nagkakasundo sila. Kasi totoo nga naman yung sinasabi. At the end of the day, Pilipino pa rin tayo. Kahit ako, halimbawa, ako American, 'di ba? American citizen. Pero ang dumadaloy na dugo ko, Pilipino pa rin. Hindi naaalis 'yan. At kahit tumira tayo sa ibang bansa, balang araw uuwi din tayo ng Pilipinas. Kaya alam mo, nangingilabot ako sa mga sinabi ng mga artista. Nakakapangilabot. Lalo na 'yung sinasabi ni Vice Ganda, sinasabi ni Kim Chu, tapos si Andrea Brillantes, nangaaway. Alam mo, nakakapanghinayang. Pero, for disclaimer, this is also great lesson to those who are going to join the next election. Kasi yung election, babalik at babalik yan. Tuwing iba-ibang termino, diba, ng mga presidente. Babalik at babalik yan. Dapat gawin yung tama. Lalong-lalo na yung sinabi ni Ate Cristy Fermin, yung tungkol sa anak ni Sharon Cuneta. Naintindihan ko yung bata, kaso lang, yung salita niya yon hindi bagay sa Pilipinas. Dapat yung salita na yon bagay sa Amerika. Kasi dito ako sa Amerika, ganun talaga magsalita yung mga kabataan dito sa Amerika. Talagang duro-derecho, wala silang pakialam. Pero, sana na bigyan ng advice ng kampo ni tatay niya, 'di ba? Yung tatay niya mismo dahil senador. At saka yung tatay niya dapat pinagsabihan ang mga anak niya na huwag kayong magsasalita ng below the belt kasi balang araw talo tayo ngayon, pero malay mo
after 50 years, 30 years, yung mga henerasyon nyo ay magiging presidente din. Kaya kailangan mag-ingat. At saka yung mga nagsusuporta kay Sharon Cuneta bilang siyang Saronian, kagaya ko, Saronian ako. At saka, alam mo, wala naman akong pinipili. Mahilig din ako magmahal kay Chris Aquino eh. Iba lang ang, iniiba ko lang yung perception ko pagdating sa, ano, sa paghanga ko sa kanila. Hindi yung dahil artista sila, yung dahil tao sila. When it comes reality, kung pagbabasihan yung mga ugali nila, talagang super ganda si Sharon Cuneta. Wala sa pag-aartista yun. Yung talagang ugali niya, talagang mabait siya. At saka si Chris Aquino. Kaso lang, nahahaluan ng iba-ibang klaseng panghuhusga kasi nga artista sila at saka anak ng mga politiko. So anyway, sa madaling salita, alam mo, totoong-totoo masakit yung mga sinabi ni ano, ni Kaki o Frankie Pangilinan. Talagang masakit. Kahit ako, hindi ko nga kamag-anak si BBM at saka si Inday Sara at mga ano, tawag nun, yung basta sa Pilipinas, yung sinabi niya pang-Amerika o kaya pang-European. Eh, sa Pilipinas, hindi pwedeng ganun na salita kasi ang Pilipinas, kahit 2022 na, ang kultura nandoon pa rin eh. Yung Filipino blood, Maharlika, nandoon pa rin. Tapos, syempre, sa Manila, sa syudad, sa Pampanga, yung Angeles, di ba? Mga syudad yan. Syempre, ang mga kabataan doon, iba rin ang pag-iintindi o kaya mga tao na mga pinanganak ng 1980s, 1990s. Iba ang kanilang paniniwala. Pero, gusto ko timbangin ha, ayoko nang ano, may nasasagasaan. For disclaimer, totoo lang ito, reaction video, at wala tayong sinasagasaan, kundi nagsasabi lang tayo ng totoo. Reaction video ko lang to sa video ni Ate Cristy Fermin. Yung mentality na ginamit ni Kaki doon sa ano, sa kanyang pahayag, bugso ng pagmamahal sa kanyang tatay. Kasi syempre gusto niya manalo ang tatay niya for support. Pero yung mga binitawan niyang salita, hindi pang Pilipino, kundi pang Amerika o pang European. Kasi masyadong bold at saka talagang as in, ibinuhos niya yung gusto niyang sabihin. So in reality, may karapatan siya magsabi noon, kaso lang hindi nababagay sa panahon. Kasi nga, ang Pilipinas ay Pilipinas, kagaya ng mga mayayaman na mga Pilipino, maraming bilyonaryo dyan sa Pilipino o milyonaryo, di ba? Kahit anong yaman nila, nagbabakasyon lang sila sa ibang bansa, pero uuwi at uwi pa rin ang Pilipinas. So, ang lesson dito sa reaction video ko, mabuti nangyari ito sa mga kabataan na artista at sa mga taong nagbabatikos. Kasi, para makita nila, yung mga taong binabatikos nyo ay inaangat ng Panginoon. Kaya, ingat-ingat. Nanghihinayang ako kay Kim Chiu kasi kung si, ano, si Kim Chiu, ang pinanggalingan ay puro, ano, mayayaman na mga pamilya, medyo maintindihan ko pa eh. Kung galing ka sa hirap, Kim Chiu, dapat magpakumbaba ka. At saka, bata ka pa, nako, under 20 ka ata. Hindi ko alam kung anong edad nyo ni Andrea Brillantes. Siguro mga under 30s. Si Andrea Brillantes, 18 ata o 19, hindi ko alam. So anyway, to make the story short, sa reaction video ko na to, dapat pag-isipan nyo, huwag nyong guluhin yung isip nyo at ang kinabukasan nyo. Kasi yung mga nag-i-endorso sa inyo, na mga kumpanya at saka nagsusuport ang mga tao, hindi nyo alam kung BBM ba yan, Inday Sara ba yan, o taga Dilawan o kaya taga partidong Pink, di ba? Dapat balanse lang. Gumaya kayo kay Andrew E. Walang kinikilingan. Talagang trabaho lang na pagkukumpanya na ano lang, kanta-kanta dito, sayaw-sayaw doon. Pero yung magsasalita ng masakit, below the belt na yon. Kaya ang daming ganda-ganda talaga ng showbiz na. Ate Cristy Fermin, maganda talaga yung mga sinasabi mo. Pero, pero pakiusap naman, lagyan mo naman ng mga pangalan yung sinasabi nyo kasi hindi ako makatulog sa ano, sa hinahanap ko. Sino kaya yung sinasabi niya na babae na ganito o lalaki na ganito? Eh, dito ako sa Amerika eh, hindi ko nasusundan yung talagang as in showbiz balita kasi syempre hindi naman yan nakalagay sa Netflix, di ba?
So anyway, o kaya sa Showtime, sa HBO, talagang inaabangan ko ang inyong programa kasi talagang pang ano ba, kumbaga sa English, syempre hindi naman tayo marunong mag-English, pero yung sinasabi ko, an eye-opener talaga. So anyway, sana magkaroon ng leksyon ang lahat ng tao sa Pilipinas na hindi porke ano, maraming tao na nanonood sa mga rallies ay totoo. Minsan, nanonood lang sila kasi gusto lang nila makita yung mga artista. Pero, also, in reality, may kanya-kanya silang ano, paniniwala. So anyway, walang natalo dito. Walang natalo. Lahat po panalo. Kahit si Lenny Robredo ba yan, yung bese ng Pilipinas? Alam mo, lahat panalo, 14 million yun sa kanya. Alam mo, yung ordinaryong tao, kahit 2 subscriber, wala. Diba? So talagang panalo. Hindi lang niya napapanahon. Tapos doon naman kay ano, kay Manny Pacquiao, naka 3 million plus din siya, diba? So ibig sabihin, dadaan ka muna ng proseso bago ka manalo. Pero depende rin yan sa Diyos kung talagang papayagan ka. Kasi ang pagpapanalo ng bawat leader sa bawat sulok ng mundo ay galing sa Diyos yun. Bindas yun. Kumbaga destinado. At saka, narinig ko yung kay ano, yung mga balibalita dito sa social media na predicted na yan ni Nostradamus na yung perlas ng silangan uusubong ang isang bata. Kaya dapat kasi sa atin, kalmado lang. Sa bagay, kung binayaran yung isang artista para magsalita ng ganon, eh talagang gagawin, di ba? Pero sa madaling salita, dahil tapos na yung eleksyon, wala pong natalo, kundi lahat panalo. So anyway, sana magkabati-bati na at mag-move on na. Kasi, ano, election lang naman yon. Alam mo yung mga election, hindi pinipersonal, kundi ano lang, plataforma ang paglaban. Kasi pag araw-araw mo ba naman sasabihin, magnanakaw, diktador, magsasawa ang mga tao. Para ba yung inaano, yung inuudyok, yung mga ganyan. Kaya tama si ano, tama talaga si Ate Cristy Fermin. Sana ipagpatuloy niyo po Ate Cristy Fermin na pangaralan yung mga artista. Total, nandyan ka na sa media, di ba? So guys, huwag niyong kalilimutan. Gusto ko lang banggitin sa inyo na pumunta po kayo doon kay ano, kay Ate Cristy Fermin programa. Marami kayong matututunan at saka napakasarap pakinggan kasi talagang sangayon ako sa sinasabi niya na balance lang. So anyway, maraming salamat. Don't forget to share this video, reaction video. And of course, also mag-iwan po kayo ng bakas kung meron kayong mga gusto niyong sabihin tungkol sa mga nangyari sa election 2022. Thank you guys! I love you!